up and subscribe to our channel. God bless! Magandang araw po mga minamahal kong kapatid kay Jesucristo. Pag-usapan na naman natin ang isa pang karunungan na ibinigay ng dakilang Diyos sa atin. Bagong lahat, pakitulungan po ang aming church sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like, at pagpindot ng notification bell buttons. Marami pong salamat. Gusto po ba ninyo ng extra income? Siyempre, sino bang hindi gusto ng extra income? Pwede ding maging regular income, malay natin. Kung opo ang sagot mo, magisali po kayo sa talakayan natin ngayon. Ang tinutukoy ko po ay ang forex trading. Marami ang gusto nito, kaya maraming naloko at nasayang ang kanilang libu-libong pera dahil sa scam. Biblical po ang itong forex trading. Biblical po ito. Ang forex trading, biblical. Huwag kayong matakot. Mas mabuti ito kaysa nakatunganga lang tayo at nag-aantay ng wala. Advice ko lang, mainam ito sa retired na upang may pagkakaabalahan at sa mga OFW na ayaw nang iwan ang pamilya. Sa lahat na naniniwala sa prinsipyo na hayaan mo na ang pera ang magtatrabaho para sa iyo, tulad ng apartment, di ba? Pera mo, naghahanap ng pera para sa iyo, tulad ng rental ng apartment mo. What is or what a wise person does? Ecclesiastes Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 3. Invest your money in foreign trade, and one of these days you will make a profit. Put your investments in several places, many places even, because you never know what kind of bad luck you are going to have in this world. No matter which direction a tree falls, it will lie where it fell. When the clouds are full, it rains. Amen po ba? Ang Ecclesiastes chapter 11 verses 1 to 3 ay naging lakas ko upang mag-aral ng local stock market trading at foreign exchange trading or forex. Sa forex po ay kumpleto, may stocks trading, cryptocurrency trading or crypto coins. Yan yung usong-uso ngayon at marami na pong yumaman sa Bitcoin. ETF trading, yan yung mga real estate, ganun. Commodities trading like oil, sugar, gold, cotton, etc. Ang popular dito is yung gold at saka oil. At different foreign currencies, GPY against USD or yen against US dollar or Australian dollar against US dollar, di ba? Yung pound against US dollar, di ba? Yan yun, yung different foreign currencies. Mahirap po ba ang forex trading? Napakahirap po. Kung walang magtuturo sa iyo at baka ma-scam ka pa kung ang broker mo ay hindi legit, matangay pa ang pera mo. Ano po? Una po ako'y nag-attend ng seminar ng forex trading sa Ayala, Cebu. Ako po ay local stock market trader na at kumita na po ako. Kaya madali lang sa akin ang mga dinidiscuss nila. Inupiran ako ng company na maging testimonial or magbibigay ng testimony after ng training.
sa mababang tuition, kasi napakataas ang tuition nito. Ang tuition po nila ay around a half million for 3 days. Actual training po yan. Tinanggihan ko dahil akala ko sapat na ang aking pagka-local stock market trader kasi kumikita naman din ako, no? Pero iba pala ang Forex. Napakahirap po pala. Nagsarili ako. Ako din ang naghanap ng legit na broker upang hindi may scam. To make the story short, I lost a lot of money in 1 year actual trading. But I did not stop there because I stick in the Bible. What I did is more prayers to God asking for wisdom. Lucas Kapitulo 11, versikulo 9 hanggang 10, sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Maghanap kayo at makakasumpong kayo. Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Sapagkat ang bawat isang humihingi ay tumatanggap. Ang naghahanap ay nakakasumpong. Ang kumakatok ay pagbubuksan. Kaya ito yung mga napakagandang mga bersikulo sa Biblia na iniisip ko, ang Diyos ay magbibigay din ng ultimate wisdom upang magamit sa pag-trade. Akala ko po makukuha ko ang knowledge sa internet kung paano mag-trade sa Forex. Hindi pala. Wala na sino mang magtuturo ng kanilang sikreto kung paano mag-trade. Puro lang basic at pagbabayarin ka ng mahal. Kaya dahil sa malaking nawala na pera at nahihiya ako sa beloved wife ko, talagang pinagpuyatan ko ang pag-aaral sa Forex trading. Pero bigo pa rin ako. Talagang bigo ako. Bigong-bigo. Hanggang sa siyempre, hopeless na. Ngunit, nagpatuloy pa rin sa paghihingi sa mahal na Panginoon. Hanggang sa isang araw, binigyan niya ako ng ultimate secret or wisdom in Forex trading na hindi mo po mababasa kahit sa anong libro ng Forex. I am very thankful that God heard my prayers. He gave me full knowledge and wisdom even handling black swan situation. Black swan kasi ang tawag kapag ang market ay maging abnormal sanhi ng kalamidad tulad ng COVID-19 pandemic. Lahat ng tools, napakaraming tools po sa bawat platform tulad ng MACD, moving average, no? Fibonacci, no? Yung kung ano-ano pa man. Sa pagbabasa ng charts, inaral ko gamit ng ang support at resistance. Kailan ka mag-place ng entry mo, leverage ng entry mo, history gamit ang iba't ibang time frames ng chart. Napasubo na po kasi ako. Kaya tinudo ko na ang pag-aaral. Nag-enroll ako ng online school for trading. Bayad na naman. Another gastos. Ulit-ulit na gastos. Another gastos. Kung gusto nyo na kumita ng extra money, mainam ilagay nyo sa Forex. Yung money nyo ilagay nyo sa Forex. Kasi dollars ang kita dito. Huwag ka nang mag-isip na bukas pera na kagad. Hindi kasi ganyan ang Forex. Huwag ka lang mag-isip na pera na kagad. Kasi hindi ganyan ang Forex.
need ng years, pero kung suswertihin, maging instant millionaire ka kung malaki ang investment mo sa ilang buwan lang. Meron pong strategy or technique ang bawat trader na na-develop sa araw-araw na pag-trade. Pero itong akin po ay hindi galing sa pag-trade ko. Ito'y wisdom galing sa pinaglilingkuran kong Diyos na buhay. Amen, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoong Jesus. To God be the glory. Amen. Ano po ba ang gagawin upang makasali? Siyempre, mag-create ng account sa trusted online broker. Need mo laptop or kahit personal computer, internet, connection, proof of billing, valid ID, bank account, $200 minimum investment, at taong magtuturo sa iyo upang hindi ka matulad sa akin na mawalang parang bula ang pinaghirapan mong pira. Kailangan makinig ka sa eksperto kasi ang kalaban mo sa trading ay ang emosyon. Emosyon talaga ang kalaban sa trading. Ilalagay ko ang link sa description sa video at i-click nyo or copy-paste ninyo at mag-register kayo sa link na ibinigay ko. Hindi pa naman manghihingi ng pira at requirements yan kaagad. Hayaan po kayong mag-trade gamit ang virtual money na 100,000 upang magamit sa iyong pag-aaral. Hindi po real money. Ang gagamitin mo virtual money muna na $100,000. Pag ready ka na, ibig sabihin napalaki mo yung 100K o 100,000, ibig sabihin kaya mo nang mag-trade, pwede ka nang mag-put up ng real money, yung minimum $200 na sinasabi ko at iba pang mga requirements, then may account ka na. May account ka ng sarili, trader ka na, no, sa Forex, di ba, social, ika nga sa kasabihan ng iba. Ano ba ang strategy ko or technique? Unang-una, bullish bearish principle and vice versa. Sabihin, bullish bearish principle or bearish bullish principle. Yan yung unang-una, di ba? Pangalawa, yung chart reading, applying support and resistance po. Then, i-confirm po sa different tools na nasa platform. Kung may conclusion ka na, ang ultimate technique ko ay calendar principle. Ang calendar principle po ay accumulation of data from January to December about the performance sa isang item na ititrade mo. Word, di ba? Word. Kasi nangangailangan ng puyatan, nangangailangan ng record, nangangailangan ng table chart. No? Mag-tabulate ka, no? Ng data. Di ba? Halimbawa, gold. Ano bang performance niya? Araw-araw. Lahat po ito ay nagbabago taon-taon. Hindi po ito formula na magagamit mo forever. Magdepende po ito ng performance ng item. Halimbawa, gold. Tulad halimbawa ng gold or oil, malikot po kasi ang market dahil mabangkarote sila kung lahat ay kikita. Kaya ang Forex ay battle of the mind. Pero sa platform kung saan ako nag-trade, merong mga ready-made technical analysis ang ibang items tulad ng filling stocks at cryptocurrencies or cryptocoins. At mismo meron ding mga guide ang platform na pwedeng mong magamit upang i-confirm na ang technical analysis mo ba ay kapareho sa kanila. Ang wala lang doon ay ang calendar technique na pinaghirapan
ng mga traders upang mag-gather ang data ng isang item. Kaya kapag trader ka ng gold, maging alam na alam mo ang galaw ng gold item, kung ito ba ay sideways, uptrend, downtrend, or ma-project mo at maunahan mo ang iba sa pagposisyon na sa trade mo, sa entry mo. Ganun ang power of the mind using calendar technique. Ang iba, yung mga scalper trader, nagbabayad ng mahal ng app. May application kasi dito, app. Na kunyari, nababasa ang data at ginaguide ka na ngayon bearish or ito ba ay bullish. No? Pag bullish kasi, uptrend. Pag bearish, downtrend. No? So, yan yung mga terminology. So, yan ay may mga connection sa data ng mga order or conversion ng mga pera like smart money. Kaya napoproject nila ang market maganda pero mahal. At wala pa tayo sa Pilipinas na ganyan. Sa ibang bansa kasi ginagawa na nilang hanap buhay ang trading. Kaya kailangan nilang kumita araw-araw. Ang calendar strategy ko ay kahawig ng app or application na sinasabi ko. Pero magantay ka lang ng matagal kasi alam mong may order sa panahon na yan, no? Ngunit hindi mo alam ang tiyak na araw at oras kailan papasok sa market. Kaya ikaw ang mag-adjust kung napaaga ka sa iyong entry, kailangan mo ng another strategy sa pag-entry mo kasi pagpapasok na yan pero losing na yung entry mo, yung naunang entry mo, losing na, hindi na yan kikita, babalik na lang yan yung investment mo, no? Diba? Loss na kasi, babalik lang yan siya hanggang sa doon sa zero point na hindi ka nalolos. No? Kasi kapag hayaan mo yan na maglawig sa market, hindi mo i-close ang trade mo, baka mag-reverse ang direction, ang trend, mauubos ang entry mo at malolos ka pa. Kaya, technique. Kailangan ng technique sa trading. Hindi po ako super galing na trader. Wala pong ganyan. Maliban na lang kung may mga connection ka sa market. Kaya tatanungin kanila kung may kamag-anak ka bang broker o nagtatrabaho sa Forex. Mahigpit sila baka kasi magkaroon ng sabotage. Kawawa naman ang ibang traders. Kaya sa app nila or application, ginagawa ang mga ganyan pero mahal at halimbawa currency, isa lang na pair ang pwede diyan sa app na yan. Hindi pwede lahat ng currency pair. No? Kaya napaka-expensive. Nag-offer ako ng training at tutorial kung may interesado matuto ng basic or mga technique or strategy. Sa akin, nyo lang marinig ang calendar strategy. Sana makatulong po ito sa inyo. Salamat po hanggang sa muli naming video. Abangan ang mga topic na ito. Paano magkaanak ng babae o lalaki? Paano magkaanak ng mabait upang hindi mamblema ang magulang sa anak? Paano magkaanak ng isang mahina? Paano magkaanak ang isang may taglay na problema sa sperm cell? Mahina ang sperm cell. Ang pagtalakay sa mga isyong pang-espiritual tulad ng sa palagay mo, nagtayo ba ang mahal na Panginoon ng relihiyon? Totoo po bang pagpalain ka sa pagbibigay ng pera sa simbahan? Ano ba talaga ang sikreto upang pagpalain? Yan. Marami pa tayong pag-usapan na wisdom.
galing sa mahal na Panginoon. Tulad ng gusto niyong maging porcelana yung inyong balat, kikinis. Kasi noon, kami ay naninilaw yung balat namin. Nung nakadiscover kami ng pagkain na nagpapakinis ng balat, yan, gumanda na yung balat namin. Magpula-pula, wala kaming linalagay. Wala kaming linalagay mga kung ano-ano dyan. Pagkain lang. Masustansyang pagkain. Yan yung sikreto namin. I-discuss natin yan sa susunod pagkakataon. At hanggang sa muli, I love you, but there is Jesus loves you more. May our loving Father in heaven bless you more. God bless. Thank you. Bye. Looking for a house and lot, farmland, condominium, beach lot, or other kind of real estate properties, kindly visit our website algtrealty.com on the screen. You can contact our real estate agents of their listed properties or call or text us with the numbers on the screen. And also, if you want to sell your own properties like house and lot and other real estate properties, you may contact us for proper and fast disposal of your property. Thank you.